Hello, masayang araw mga katsorba. So, andito na naman po ako, ang inyong lingkod, Tanya Ibili Garpina ko. At ngayon, magbibigay na naman ako sa inyo ng panibagong vlog ko. This is my vlog number 5 and it's all about my idol crushes sa showbiz. So, sino-sino nga ba ang mga artista na to? So, syempre, mga lalaki to. Meron akong mga picture kasama sila. And nakasama ko sila sa mga event, sa tapings, etc., etc. So, sino nga ba ang mga ito? Halina, tingnan natin kung sino ito. Tara na! So, ang aking top 35 ay si Bruce Roland. Yung actor siya ng Jimmy 7. Na kung saan marami na siyang show na kinabibilangan doon. Na-meet and greet ko siya during Sunday Pinasaya tapings. So ang masasabi ko lang, isa siyang mabait, approachable na bata. So bata pa lang makikita mo na ang kanyang angking kagwapuhan at kakisigan. So yan, si Bruce Roland. So ang aking top 34 ay si Will Ashley. Young actor din siya ng GMA 7 na kung saan mapapanood natin siya ngayon sa Primadonas. So, na-meet and greet ko si Will Ashley during the Sunday Pinasaya tapings. So, makulit na batang aktor. Guwapo syempre. Approachable din. Basta, malambing. Yan si Will Ashley. So, ang aking top 33 ay si January Bravo. So, The Clash top 36 finalist siya. So, na-meet ko siya sa GMA 7 during The Clash. Ang mabait yan si Sir. Isa siyang guro. Huwarang guro na napaka-pogi. Sweet sa mga panay niya. Yan si Sir January Bravo. Top 32 ko si Mr. JC Joseco. Nakasama ko siya sa Mars Amor Taping. My God! He's so pumped and poppable talaga. Saka napaka-bait sa personal, approachable yan si Mr. JC Joseco. Kapag umiti siya, my God, madadala ka. So aking top 31 ay ang Perkins Twins. Yan sina Jesse at Christian Perkins. Na-meet and greet ko sila during Mars Power Taping kung saan nag-promote sila ng kanilang movie na ang title ay Kaibigan. So approachable din yung dalawang twins na yan. Wapo sa personal and of course, mabait yung kanilang parents. So ang top 30 ko ay si Jake Vargas. Na kung saan mapapanood natin siya tuwing Sabado sa Pepito Manaloto. Si Jake Vargas ay na-meet and greet ko during Mars Pamor Taping. So, makwentong aktor, mabait, approachable, guwapo, hindi maarte. Yan si Jake Vargas. So, ang top 29 ko ay si Yasser Martin na kung saan mapapanood natin siya ngayon sa Bilangin ang Bituin sa Langit. Na-meet and greet ko siya during GMA Thanksgiving party sa May Larive Pool and Events sa May Quezon City. Mabaitin niyang actor na yan, pogi sa personal. So ang aking top 28 ay si Mr. Marco Alcaraz. Na-meet and greet ko yan sa GMA. My God, so guwapo. Noon sa TV ko lang siya nakikita, but nung nakita ko siya in person, oh my God! The hung and papable actor. Wala na akong masabi. Kinilig ako ng bunga. Top 27 ay si Radson Flores. So, na-meet and greet kayo si Radson Flores during Starstruck Season 7 taping. So, masasabi kong mabait yan at approachable na artista na kung saan nagsisimula pa lang siya eh wala kang makikitang kaartehan kakimera. In fairness, pogi yan si Radson. And top 26 ko naman ay si Kim De Leon.
So, siya yung grand winner ng Starstruck Season 7. Siya yung male ultimate survivor. So, na-meet and greet ko yan ilang beses na sa mga event ng GMA7. At ang kauna-unahan nga ay yung Starstruck taping. So, masasabi ko na approachable yan, walang kaartehan, at guwapo sa personal. Yan si Kim De Leon. So, ang aking top 25 ay si Kenneth Medrano. So, siya lang naman yung That's My Bay grand winner ng Itbulaga, diba? Na-meet and greet ko yan during Mars Pamor taping. And sarap, diba? Si Kenneth ay guwapo sa personal. He is so fappable. So, nakakilig. Ang top 24 ko naman ay si River Cruz. Na kung saan na-meet and greet ko siya sa ilang events ng GMA, of course. Sa taping ng Sunday Pinasaya pa lamang. At All Out Sunday. Mabait din sa personal yan. Approachable and talented. Napakagaling talaga niyang sumayaw sa personal, guys. And of course, napakakisig at napakagwapo pa. Opa! Ang top 23 ko naman ay si Gil Cuerva. My God! Sino ba namang hindi magkakagusto kay Mr. Gil Cuerva? Napaka-pogi. So, na-meet and greet ko yan sa T-Bats, sa Mars Pamor, at sa ilang events pa. Napaka-gwapo, mabait, approachable din actor. So, ang aking top 22 naman ay si Juancho Trevino, na kung saan ay nakasama ko siya sa Itbulaga, sa Wag Kukurap segment. So, naglaro kami doon. So, mapapanood natin si Juancho Trevino sa Madrasta. Sa personal, guwapo talaga yan. Siyempre, mabait din, saka approachable. So, kakabahan ka lang talaga kapag makita siya sa personal at malapit sa'yo. Kasi papabola, hunk. Opa. So, ang top 21 ko naman ay si Edgar Allan Guzman. Oh my God, si Edgar Allan Guzman. Napakagwapo din yan. Papabol, hackable, and everything. So, na-meet and greet ko siya sa Mars Pamor taping. Opa! So, ang aking top 20 naman ay si John Lucas. Si John Lucas ay actor ng GMA ngayon na mapapanood natin sa Descendants of the Sun. Bahagi siya ng Palpatine, di ba? So, na-meet and greet ko yan si John Lucas during taping ng All Out Sunday. So, approachable, mabait, wapo, magaling sumayaw. Yan si John Lucas na nabibilang din sa OVA. So, ang aking top 19 naman ay si Mr. TJ Marquez. My God! Crush na crush ko yan si TJ Marquez. Dinuduwit ko yung mga videos niya sa TikTok. So, na-meet and greet ko siya sa Mars Pamor taping. My God, so super kilig. That's my first time na nakita ko siya. Napakagwapo. Sobra. So, ang top 18 ko naman ay si Mavi Legaspi. So, na-meet and greet ko yan si Mavi Legaspi during taping ng Sarap Diba na kung saan eh lagi kaming naroon. So, my God, napakagwapo niya ni Mavi. Yung tipong para siyang anghel. Kikiligin ka talaga. Pag nakita mo siya, gwapong-gwapong bata niya ni Mavi. So, aking top 17 ay si Mr. Benjamin Alves, na kung saan marami siyang ginampa ng mga roles sa show sa GMA7, na inabangan natin, ang mga topless niya and everything. Napakagwapo sa personal, talagang hunk na hunk, papabo, oh my God, talagang mapapawaw ka. So, ang top 16 ko naman ay si Mr. Aaron Villena. Si Aaron Villena ay na-meet and greet ko during Mars Pamor taping. No wonder kung bakit siya pinagkakaguluhan ng mga kabadingan at kababaihan. Kasi naman, napakagwapo talaga sa personal. Mga kachorba. Talagang tulo ang laway mo pag nakita mo siya. As in, pogi. Ang aking top 15 naman ay si Mr. Ruru Madrid, na kung saan inaabangan ko talaga yan sa Encantadia 2016.
kasi siya nga si Ibaro, diba, mga katsorba. So, na-meet and greet ko siya sa Sarap Diba. Si Roro Madrid, so pogi in personal. Mabait din, approachable, and walang ka-arte-arte. So, niyakap ko siya talaga nung nagpa-picture ako. Kabog. So, ang top 14 ko naman ay si Mr. Rocco Nacino. Si Rocco Nacino na kung saan ngayon ay inaabangan natin sa Descendants of the Sun. Na-meet and greet ko siya during Mars Pamor taping. Mabait si Mr. Rocco Nacino, wala kang masasabi. Walang ka-arte-arte, approachable, opang-opa. So, ang aking top 13 naman ay si Kelvin Miranda. Si Kelvin Miranda, my God, sa personal na napakapogi niya, approachable na bata din, at saka apakabait. Na-meet and greet ko siya sa Tonight's with Arnold Cavio, and of course, sa Sunday Pinasaya tapings. And guesting niyo sa All Out Sundays. Yung tipong yung pabango niya kapag nagpa-picture ka sa kanya at niyakap ka niya, my God, naiiwan sa katawan mo. So, pogi, papabol, hankabol, idol crushes. Aking top 12 naman ay si Manolo Pedrosa na kung saan nung nasa kabilang channel pa lang siya ay inabangan ko na talaga siya. So, nung lumipat siya sa GMA7, mas nagkaroon pa ako ng chance na ma-meet and greet siya. Unang-una sa Mars Pamor taping, and then pangalawa sa The Buba and Tekla Show na kung saan nakasama ko siya sa isang segment doon na sobra akong kinilig kasi may katsorbahan, ay klabong na gana. Pakagwapo kasi niya sa personal, guys. Pakagwapo ni Manolo. Yung mata niya talaga, chinito. Friends, my God, kakakilig. Ang aking top 11 naman ay si Martin Del Rosario, hunk ng GMA, super popable, handsome in personal, approachable. Na-meet and greet ko siya sa Mars Pamor taping. Yan si Martin Del Rosario. Ang top 10 ko naman ay si Paul Salas na kung saan yung mapapanood natin siya sa Descendants of the Sun ngayon sa GMA Telebabad. Si Paul Salas, no wonder na kinababaliwan din siya ng mga kabaikihan at kababaihan dahil sa angking ganda ng kanyang pangatawan at napakagwapo talaga niya sa personal, guys. Napaka-approachable pa at mabait. Yan si Paul Salas. So, ang aking top 9 naman ay si Prince Clemente na kung saan mapapanood din natin siya sa Descendants of the Sun gabi-gabi sa GMA Telebabad. Si Prince Clemente is so very pogi and personal, hang talaga, and bonggang-bonggang ma-approach siyang tao. Wala kang masasabi, walang kaartehan. Yan si Prince Clemente. Top 8 ay si Anjo Damiles. My God, Papa Anjo Damiles. Napakagwapo sa personal. Talagang papabol, hangabol, and everything. Anjo Damiles. Wala akong masabi. Pinakilig mo kong bongga. Ang aking top 7 naman ay si Derek Monasterio na kung saan dati inaabangan ko lang siya sa Mulawin at ini-stalk ko lang yung account niya sa Instagram, yung mga picture niya topless, and then nagkaroon ako ng chance na makita siya sa personal. Nangyari yan sa Mars Pamor taping syempre at sa All Out Sunday tapings. So, napakagwapo niya ni Derek Monasterio. Super hang talaga. Mabait, approachable. Wala kang masabi, walang paarte-arte. Derek Monasterio, you are certified OPA. So, ang aking top 6 naman ay walang iba kundi ang tinaguriang ang pambansang pandesal. None other than Mr. Jack Roberto. So, si Jack Roberto, na-meet and greet ko siya sa GMA, of course, sa Sunday Pinasaya taping and All Out Sundays. Then, syempre, sa guesting niya. At first time ko siyang na-meet sa Mars Pamor taping. So, no wonder kung bakit tinababaliwan si Jack Roberto kasi naman,
mga katsorba, napakagwapa sa personal. Bukod sa kakisigan ng katawan niya, eh meron din siyang kababaang loob sa mga fans niya, na kung saan very approachable, walang kieme, walang arte. Kapag nagpa-picture ka, go. At kapag kinausap mo siya, sasagutin ka niya ng malumanay. Yan si Jack Roberto, kaya 100% idol crush din siya sa akin. So ang aking top 5 naman ay walang iba kundi ang first prince ng Star Trek Season 7 na si Alan Ansay. Si Alan Ansay sa personal, napaka-pogi niyan, mabait, and napaka-approachable din na tao. Kahit na nagsisimula pa lang siya sa showbiz, eh makikitaan mo na siya ng kababaang loob. And kapag nagpa-picture ka sa kanya, hindi bigay niya sa'yo, hindi kanya pagdaramot. Ang aking top 4 idol crushy ay si Carl Aquino. Si Carl Aquino na napakabait, approachable, at guwapo sa personal. So pag nakita niyo sa personal sumayaw, guys, kikiligin kayo, hahanga kayo, tuturong lawan niyo sa galing niyang sumayaw. So nagkaroon ako ng chance na makasama ngayon si Carl Aquino sa All Out Sunday tapings, and of course kapag nag-show siya sa Zirko. So ang top 3 idol crush ko ay walang iba kundi si Joaquin Dumagoso, ang anak lang naman ni Mayor Isko Moreno. So napaka-poging bata sa personal, napaka-sweet and everything, wala ka nakahanapin pang iba. So nakakakilig, JD, maraming salamat kasi nagkaroon ako ng chance na makasama ka, makapagpa-picture during Sunday Pinasaya at All Out Sunday. You are certified idol crushy. So aking top 2 idol crushy ay walang iba kundi ang kinababaliwan, kinahangaan ng mga kabaklaan at kababaihan sa pagganap niya sa magkaagaw bilang Gio, none other than Mr. Jerry Gonzalez. Si Jerry Gonzalez ay nakasama ko nung nagpa-Thanksgiving party siya sa Laguna, so wala akong masabi. Napakabait niyang tao niya yan, approachable, napaka down to earth, sweet sa mga panay niyang gaya ko. And of course, nakasama ko din siya at na meet and greet sa Sunday Pinasaya and All Out Sunday tapings. Napakagwapo niya ni Jerry talaga, wala kang masasabi. Kaya Jerry, opa, idol crushy, 100%. So, ang aking top 1 idol crushy, mga katsorba, ay walang iba kundi ang The Clash Season 2 Grand Champion, none other than Mr. Jeremiah Tiangco. So, bilang admin ni Jeremiah Tiangco sa kanyang fans club, which is the Jeremiah Nation, kilala ko si Jeremiah bilang isang napakabait na artista at napakamasunuring anak sa kanyang mga parents. And of course, napaka-very supportive niya ni Jeremiah sa kanyang fans club, which is kami yun. At nagpapasalamat din ako kasi binigyan niya ako ng chance to be part of his fans club. Si Jeremiah, idol crush ko yan kasi napaka-pogi, masipag, lahat-lahat na nasa kanya na wala ka nang hahanapin pang iba. Kaya Jeremiah, tandaan mo, you are the best. You are my idol crushy number 1. So ayan guys, maraming salamat po sa pagtutok nyo sa akin vlog number 5. Thank you kasi pinagtiyagaan nyo panuuri. Napakarami ng idol crushes ko, top 35, pero tinapos nyo ang video to. Walang hanggang pasasalamat sa inyo. At sana po ay supportahan nyo pa rin ang aking YouTube channel. Just subscribe to my YouTube channel, Tanya M. Villegarpin ako. And lagi nyong tatandaan na mahal ko kayo, mga katsorba. At mag-ingat pa rin kayo dahil panahon pa rin po ngayon ng pandemic crisis. Stay at home. God bless everyone. I love you.